pala na ang filing ng candidacy ng mga nag-aspire na magnakaw sa kaba ng bayan. At syempre, ang mga pangalan na paulit-ulit na lamang ninyong naririnig. Tingnan natin kung sino ang para din si Pambansang Dalaga. Si Pam. Hello, Pambansang Dalaga. How are you? So sa kanya ko kasi nakita yung mga tumatakbo. Oh my God, yan mo, 19 minutes ago, nag-post na itong singiwi na si Avalos. Ano sabi niya? Kalaban ng kriminal. Ayan, thank you, Pam. Ayan, may bago palang post. Oh, ayan, galing kay Pambansang Dalaga. So, grabe, magkano kaya? I think million ang gastos dito sa ganitong klaseng ano tawag dito? Ganitong klase, ganito kalaki. Okay? Na ads dyan, na dyan sa lugar to. Okay? Sabi ni Pam, sagwa ng slogan, iba naman ang sinasabi sa inaasal ng mga hangal. Ang sabi ni Avalos, okay? Ay, meron tayong gugurgurin na pinadala ni Liza Tanas. Ikaw ang una-una kong gugurgurin. Okay, yan. Mali yun na gurgur natin. By the way, I love gurguring someone tonight. Okay, go. Nagurgur na. Sabi ni Avalos, kalaban ng mga kriminal, kakampi ng mga inaapi. Anong kaputahan yan, Avalos? Kalaban ng kriminal? O kayo mismo ang mga promotor ng kriminal? Kumusta na nga pala, Avalos, yung kriminal, yung mga nahuli, o yung nahuli ninyong pulburon sa alitagtag? Pinakawalan nyo na naman ba? Yeah, yung billboard na yan pagkalaki-laki ay? Pagkano yan? Million yan. Kasi nagka-billboard ako dun sa Pilipinas. That was pandemic time, I think. Diba? Nasa, hindi ako nagkakamali, 100,000. Sponsored by Sendwave app. So ito mga kababayan, yung ginagawa ngayon ng mga politiko na pangangampanya, you know, kailangan natin ng bagong mukha. Pero tignan mo natin kung sino yung mga tatakbo. Alright? Nandito eh. So pinost ni Pam, so may mga vloggers na tumatakbo. Ano ba itong kaputahan ng mga to? Diba? Anong ginawa ng mga to? Ano kadyotahan nito mga ano? Mga ayan, Romualdez. Okay? Yan pa rin, the same crooks. The same junggoy, the same kawatan. Malas, meron pa nag-ambisyon dito. Oh, yung parang kamukha ni Tambalusos, hindi na makayanan yung tiyan niya. Vlogger din yata, ambisyoso. Senador ang putangay na. Anong ginawa nitong hinayupak na ito? Sino ito? Nakakasuka actually. Tapos, you know, mga artista. Alam mo kasi mga artista kapag nalaos na, lipat sa politika, karamihan yan. Hindi naman lahat. Nag-iisip ako, sino bang artista ang matino? Parang wala akong maisip na tumakbo sa politika. Ngayon mga kababayan, kapag karamihan sa mga artista laos na, pupunta sila sa politika, maglilingkod daw sila sa bayan, pero ang totoo, magnanakaw ang mga hinayupak na yan. Okay? Magnanakaw yung mga yan sa kaba ng bayan. Okay? Nasaan na yung ano natin dito? Ito si Palanda. Nomar Marcos at mga Romualdez at mga artista. Sabi ni Rowena. Okay, mga Palanda. Si Annie Marcos, okay, ay nagkaroon ng press conference na kung saan puro kasinungalingan. Right? Itong vlog na ito ay not only for Annie Marcos, pero sa lahat ng mga politiko na binabaliwala ang issue sa crime, sa pagnanakaw, sa kidnapping ni Liza Tanas. Ang dapat dapat na walang eleksyon eh. Dapat ang pinagkakabalahan ninyo, mga taong bayan, lumabas sa kalsada at magsalita at huwag na muling umuwi pa ng bahay ninyo. You stay sa kalsada patungo sa tagumpay.
Kasi itong mga yawa na ito, na mga politiko na paulit-ulit na lang ang pangalan, Marcos, Romualdez, Binay, Tolentino, Chanco, at kung ano-ano pang, you know, kung ano-ano pang mga pangalan, na paulit-ulit na nangangako sa inyo, nagagawa ng kabutihan, ng iniisip para sa inyo. Kung bang lahat ng pangako yan ay tinupad ng mga jutang genemis na yan, ganyan ba ang sitwasyon ng buhay ninyo ngayon? Diba? Kasi ang mga politikong yan, ang pangako sa inyo, every time na lang pag in-interview, pag nag-file ng candidacy, ito ay mag-serve sila sa taong bayan, diba? Dapat tulungan nilang taong bayan, itaas ang antas ng mga pamumuhay ng mga taong bayan, eklabos, diba? Tapos ang sinasabi nila, tumatakbo sila para sa interes ng Pilipino. Ano ang interes na ginagawa, lalo na ni Amy Marcos? Mamaya salansanin natin. Okay? Yung kanyang mga kasinungalingan doon sa kanyang press con nung few days ago. Diba? Ang mga politiko o yung mga appointee ng isang presidente, katulad na lamang ng bangag ngayon, ay para isiguro ang kinabukasan ng ekonomiya, ang kaalwanan ng mamamayan para magkaroon ng maalwan na buhay, maayos ligtas na buhay, hindi yung ngayon ay dinudukot ang mga kababaihan, ang mga kabataan na walang ginagawang aksyon. Itong si Amy Marcos, itong mga senador, itong kapatid niya. Bakit sinasabi na walang ginagawa itong mga to? Sino ba ang lalapitan ng taong bayan? Hindi ba yung mga taong gobyerno kapag may mga nawawala? Di ba dapat magkaroon ng awareness at pag-hear o pag yung mga kabudyotahan nilang hearing-hearing in aid of jutang genemis, in aid of legislation? Yung mga malalaking issue sa lipunan, okay? Patungkol sa mga nawawalang bata, tungkol sa pagnanakaw ng Marcos mismo na tinatakan sa buong mundo na kawatan. Okay? Walang gustong magbukas ng hearing. Yung issue sa pagtaas ng kuryente, recently nga yung 1,200 na parking fee dyan sa airport, walang gustong maglakas ng loob na busisiin sino-sino ang mga kasabwat dyan, bakit itinaas, yan ba ay makatarungan, yan ba ay may sinunod silang tama sa batas, na basa-basa nilang itataas, well, from how much? From 300 something? Na nababasa ko, 350 ba yon? Magkano yung ano? Magkano yung parking fee, mga pagkababayan? Okay? Sabi ni opinion lang, ang focus nila si Attorney Harry Roque. Exactly. Ang focus nila si Attorney Harry at ang si Inday Sara, na mismong sinabi na ng Commission on Audit na nagbigay o nag-present ang department o ang opisina ng Vice President ng mga dokumento na kung saan ay, ang term nila ay nagpakita ng documentary evidence doon sa 125 million na binapato nila kay Sara Duterte o kay Inday Sara Duterte para sirain at gamitin yung 125 million na yon as impeachment ground, di ba? Pero sinupalpal na sila ng COA na mayroong documentary evidence. Yung kakarampot na 125 million kumpara, okay? Kumpara sa ginastos ng isang saglit lamang na concert ng Duran-Duran na 50 o 75 million. You know, $1 million, ito 1.5. So let's say, 55, 25, like 80 million, di ba, pesos. So ngayon mga kababayan, ang punto de vista natin dito, yung mga tumatakbo ngayon at itong si Senator Amy Marcos ay budol-budol muli. Sabi ko sa iyo, Senator Amy, hindi ka na muling mananalo kung hindi nyo dadayain ang halalan. Sukang-suka na ang taong bayan sa inyo. Pati Ilocos Norte, sukang-suka na sa inyo. Ang daming nagme-message sa akin ng mga Ilocano. Ano ang ginawa nyo sa Ilocos? Puro what? Party? Puro kachipan? At ang mga kasinungalingan ninyo na ikaw, nabanggit mo, ano sabi? Basahin natin yung ano niya. Ang speech niya nandito eh. Okay? Na inano natin yung kanyang... ang kanyang dramatization 101. Alright?
Okay, kasi tinatanong siya ng media na patungkol sa okay. Asa na 'yan? Okay, ito. Okay. Tinatanong siya tungkol dito nga sa issue ng kanyang pagiging independent, okay? Independent daw siya, pero at the same time, you know, siya ay isinama sa slate ng kanyang kapatid. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi niya dito, okay? Ayun. Ito. Sabi niya, naku, ayan, gano'n, busy-busy daw siya, yung hiring-hiring, da-da-da-da-da, at ang dami-dami niyang pinagkakabalahan, eklabush. Talagang sabi niya, dapat talagang sakripisyo siya na tumayo siya mag-isa kasi kinakailangan niyang maging malaya at matatag. At kailangan daw, ito, we're talking about Imee Marcos, na kung saan magpagtatagpuin niya ang lahat ng ilog, tangway at chuchu. Tangway. Diba? Para sa Pilipino. Ano? Imee, okay? Tama na, sobra na ang pambubudol mo. Anong pagtatagpuin mo ang mga Pilipino? Ito lang yun eh. Mga kababayan, hindi lang kay Imee ang mensaheng ito. Sa lahat ng mga politiko, Kongreso, Senado, lahat ng mga active ngayon, na nakikita ninyo ang pinakaugat, ang pinakamalupit na problema ng Pilipino, ang crime. Number one, Imee, kung totoong ikaw ay magnagsasakripisyo, diba? Sabi mo, nagsasakripisyo ka at tatayo ka mag-isa. We're talking about your candidacy. Kung ikaw ay totoong nagsasakripisyo para sa Pilipino, bakit tahimik ka sa issue ng kapatid mo at ang asawa niya at ang pakikipagsabwatan kay Teddy Boy Loxin Jr.? Okay? At dating DFA, pakikipagsabwatan sa AFP. Noong inutusan ni Lisa Tanas na ipadukot ang dalawang batang minor de edad, anak na distressed mother na hanggang ngayon nasa Pilipinas na inilayo ninyo sa kanyang nanay. So, ang titingnan natin dito kasi pangako sila na pangako that for the people sila, pero pinababayaan nilang may dalawang batang mayroong mental challenge right now, torture, dahil sa pagdukot ni Lisa Araneta Marcos gamit ang kapangyarihan. Walang saysay ang kasinungalingan mo, Senator Imee, na ikaw ay tumatayo mag-isa, kailangan maging malaya, matatag, magtatagpo ng mga ilog, kaputang ilog na yan. Diba? Tapos ang sabi mo pa, gagawin natin yung tama para nakatulong sa nakararami. Yan ang challenge ko sa'yo. Kung gusto mong gumawa ng tama, panagutin mo ang putang inang kapatid mo nang inappoint niya si Michael Ma na itinago sa publiko. Panagutin mo ang kapatid mo nang pinigil niya sa Committee on Ways and Means ang issue sa smuggling na kinasangkutan ni Michael Ma, ni Araneta, ng pamilyang Araneta, pamilya ng bangag mong kapatid. Kadyutahan itong sinasabi mo na gagawin mo ang tama para makatulong sa nakakarami, dahil bawat Pilipino, bawat isang buhay ay mahalaga. The fact na tahimik ka sa kadyutahan ng gobyernong mafia, hindi ka mananalo dahil hindi ka iboboto ng mga supporter ni Inday Sara, dahil ikaw ay traitor, taksil, hindi lang sa bayan, sa kaibigan, kundi sa ama mo. Bakit ko sinasabing taksil ka sa ama mo? Noong huling sandali ng buhay ng ama mo, ayon sa aking bubwet o sa aking puting ahas, sinabi ko na to last year. Actually, mali yung nasa script at Direct Daryl Yap. Mali yung sinabi sa'yo ni Imee Marcos na yung doon sa scene na nandoon ang buong pamilya niya, mali yung script na yon. Dahil wala ang buong pamilya mo doon, Imee Marcos. At kung totoo, kung talagang totoo ka sa taong bayan at totoo ka sa tatay mo na pinagtaksilan mo, bakit mo pinagtaksilan ng tatay mo? Ang sabi ng tatay mo, ni Marcos Senior, ayaw na ayaw niyang makita ang mga pinsan mo
ang uncle mong sila Coco Romualde, mga pamilyang Romualdez. Dahil sila ang sumira sa Marcos Senior. Sinabi yan ng tatay mo ayon sa aking source na matinong Romualdez. May matitinong pa na Romualdez, tandaan yun. Hindi lahat ng mga kamag-anak ay masasama. Pero may matinong pa. Okay, sa side ng Romualdez, ewan ko, sa Romualdez daw siya na nag-message sa akin na tumaksil kayo sa tatay ninyo na ang sabi ng tatay mo sa inyong pamilya, ayaw na ayaw niyang makita o umapak sa bahay niyo sa Hawaii ang mga Romualdez dahil sila ang dahilan kung bakit nasira o maraming pagnanakaw ang pamilya ng Romualdez. So, number one, pinagtaksilan mo ang tatay mo at huwag mo na siyang gamitin. That's bullshit. Sabi ng tatang ko, eklabos, eklabos. Naku, ang ama ko, isang bansa, isang diwa. Ang nangyayari, isang bansa, isang mafia. Diba? Nagtaksil ka sa bayan, ay sa ama mo, at nagtaksil ka sa kaibigan. Gusto ko kasing isa-isahin at namnamin yung mga sinasabi mong kasinungalingan. Bakit ako gigil pinagbigyan ng katadal? Ang sabi mo, ayon sa ating mga common friends, ay tatayo ka. Diba? Hindi ka katami numurahin. Hindi kita mumurahin. Dahil hindi ka naman katulad ni Lisa Tanas na waka ng ina talaga eh. Okay? Pero, sana maintindihan mo na mambubudol ka. Manggagamit ka. Pinaasa mo yung mga tao at si Inday Sara na mag-stand ka para sa katotohanan. Wala naman pakialam yan si Sara kung mag-stand ka sa kanya o hindi. Kasi ang issue dito, it's not about Inday Sara. Kahit ako, diba? Ang issue dito, mag-stand ka sa taong bayan na binababoy ng kapatid mo. Wala kang karapatang tumakbo hanggang pinababayaan mo ang kapatid mo, ang kanyang gobyernong mafia na patuloy na nagnanakaw dyan pa lang sa flood control. 1.4 billion pesos a day. Putang ina niyo mga senador at mga kongresista, tahimik kayong mga inayupa kayo. Walang hearing. So lahat ng tumatakbo ngayon na walang pakialam sa issue na yan, huwag niyong iboto. Dapat na walang eleksyon eh. Pumunta kayo sa kalsada, mag-speak up kayo at burahin niyang kongreso na yan, ang senado na yan sa mapa ng Pilipinas. Dahil yan ay mga salot sa lipunan. Ginagamit lang kayo lagi tuwing magpapal ng candidacy o election. Kung para ako sa mamamayan, putang ina. Puro mga kasinungalingan. Oh, ano pa sabi mo? Gagawin lang natin ang tama, makatulong sa nakakarami. Okay? Alam natin na talagang nagiging malupit minsan. Masakit ang sinasabi. Kung anong-ano. Hindi ko matiis yan kasi maigi na lamang na lumayo at magsarili at kahit napakahirap. Huwag mo nang ululin ang taong bayan. Diba? Sabi mo na mismo na hindi mo kayang swetuhin ang kapatid mo kasi mahal na mahal mo. Imagine, alam mo na adiktos binidiktos ang kapatid mo, bangag na bangag sa pag-aadik ng pulburon. Ayaw mo pa rin i-call out ang kapatid mo. Ibig sabihin, nagtaksil ka sa Pilipino. Alam mo, well, kayo magkasama niya. Alam mo, na bata pa lang kayo, sumusuyop na yung putang ng kapatid mo niya. Pero dahil taksil ka sa ama mo, taksil ka sa bayan mo, wala kang pakialam sa Pilipino. Gamit-gamit lang ang Pilipino. Oh, ganyan. Nutriban, tangina, namigay ng malunggay Nutriban. Hanggang Nutriban, malunggay Nutriban lang ba ang kayang ibigay sa Pilipino? Hindi ba pwedeng bigyan sila ng disenteng trabaho? Long-term na trabaho, hindi yung isang Nutriban, dalawang Nutriban, ispasak ko lahat sa mga kipay ng mga politikang politiko yung Nutriban na yan. Wisit kayo. Ang sabi mo pa, ang sigutsun ko talaga, pinakamalaga kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo pa ang isa laban sa iya. Siyempre, ang gusto mo mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila at ikaw na ang magiging daan para doon. Eh, hindi naman ang aaway itong si Sara Duterte, yung pinsan mong bugok. Yung pinsan ng parang gago na may saltik yata ang hinayupa. Meron bang matinong ganyan? Ipadoktor nyo na yan. Malala na. Daw gago ang puta, ragis.
Pao ba yan? Pao ba yan si Tambalustos? Ano yan? Pitlap? Ano yan? Puto lang dila? So, ay, ambot. Okay. Ano sabi mo? Hindi ka papanig sa isa at ayaw na ayaw mo magkaroon ng alita ng mga kaibigan mo. The problem with your family, I mean Marcos, ay kinocover up mo ang kababuyan nila. And you're part of it. Kasi the fact na pinababayaan mo to, ay parte siya ng kaguluhan sa Pilipinas. Dahil hinahayaan mo ang mga Romualdez, ang mga Araneta, at ang Marcos, yung first, yung family ng Bangag. Okay? Namamayagpag ang mafiang gobyerno. Tinatakan na kayo, kleptoraski, lahat ng pagnanakaw. Nalagay kayo sa libro ng mundo. At ang sabi mo, di ba? Kinampanya ka pa noong 2019, na ni piso, ni singko, wala akong hiningi sa'yo na ipanalo ka ng taong bayan. Ni piso, wala kami hiningi na mga nag-campaign sa'yo dito sa California. Dahil akala namin, kayo ay gagawa na ng tama sa kabila ng mga pagbabato sa inyo ng inyong mga nakaw at hoping din ng iba na ibalik ninyo ang mga nakaw at yung mga ginto at yung mga pinagmamalaki ng nanay mong bill of lading na itong bill of lading na ito, itong mga papel-papel etik na ito, magbabayad ito sa utang ng Pilipinas, hindi lang sa utang ng Pilipinas, kundi sa utang ng buong mundo. O ano na? Naging presidente na si Bangag. Imbis na makabayad ng utang ang Pilipinas, di na, baon nyo sa utang ang Pilipinas. Pinagbibenta ang mga propriedad ng Pilipino, pinaprivatize, nakikipagsabuatan sa mga malalaking negosyo, yung mga kickback, hindi pa kayo nakontento dyan sa 1.4 billion na ghost flood control. Ang mga unprogram funds, ang budget, ang pondo sa PhilHealth, ang pondo sa lahat ng mga pondo, ang pagnanakaw dyan sa Bureau of Customs, ang lahat ng kahayupan ninyo, kulang ang buhay ninyo kahit tagtarin pa kayo at pigan kayo ng kalamansi, hindi makakabayad ang mga kasalanan ninyo hanggang sa kaduluduluhan ng apo ninyo, hindi makakabayad sa Pilipino. Kaya itigil na ang kataksilan. At ikaw naman, Inday Sara, huwag ka nang magpapabudol pang muli. Well, kung magpabudol ka man muli, nasa iyo yan. Pero ang at stake dyan, Inday, ay ang Pilipino. Look at you. At binabato ka nila, trust rating, approval rating, 60%+. Tingnan mo si AAA. Diba? Kahit kailan, isinusukan ng taong bayan. Ba't ganun pa man, balik tayo dito, I mean. Tagal kong pinigil tong gigil ko sa'yo dahil akala ko maninindigan ka para sa bayan. Ano sabi mo? Para sa akin, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. Already, I think I've been successful in, sabi niya dito, ang pinagmamalaki mong agrarian condonation project. Ilang tao, sige nga, ang naano nyo dun sa mga utang-utang pinagmamalaki ninyo na yung mga utang ng mga magsasaka, pinagmamalaki nyo 5,000, 7,000 na magbe-benefit nun. Okay, fine. Thank you. 7,000 katao, i-computin mo yan sa 100 million na population ng Pilipinas, more than 100 million. 7,000 katao lang ang natulungan. Kailangan ba 7,000, 10,000 lang ang matutulungang tao? So ano yung 100 million? Na nga? Hindi ganoon. Yan ang sinasabi ko sa inyo palangga. Magbibigay lang sa 100 katao ng Nutriban, Malunggay, ek-ek, isang boteng tubig, picture-picture, ay mabait na si Governor! Mabait na si Senator! Nagbigay ng putang ng Nutriban na yan! Salpak ko talaga sa kipay lahat ng mga magnanakaw dyan. It's the same thing dito. Sa Agrarian Reform Condonation ek-ek project, only what? 7,000 pinagmamalaki ni Bangag? 7,000 na beneficiaries? Yan lang ba ang pwedeng magbenepisyo sa bansang Pilipinas? Dapat ang approach, national, buong Pilipinas, buong Pilipino, bawat pamilya na magkakaroon ng maalwan na buhay. Paano magkakaroon ng maalwan na buhay? Ninanakaw na ng pamilya mo, ayaw tigilan ang kaba ng bayan. Wala ka kang sinabi sa party ng kapatid mo o baka nandoon ka rin. I don't know, walang naglabas na picture. Wala kayong habag
Kasi yung tatakbo kayo para sa bayan, gagamitin nyo na naman para sa bayan? Hmm. Ano sabi mo pa? Hindi ko itong pinagsasabi mo. Hmm. Kaya tanong, may nagtanong na reporter tungkol daw sa paglalaban-laban ng Marco, yung mga anak ni Bangag at mga anak niya sa Ilocos, yung pagtatakbo sa politika. May sinabi pa siyang alam ko sinong pinsan niyang tinutukoy niya. But anyway, mga kababayan, mga Ilocano, hindi nyo ba nakikita ang buhay nyo siya? Bakit ba itong mga Marcos na ito, Araneta Marcos Romualdez, di ba, kung talagang ito ay walang interes sa pera ng bayan, bakit halos, hindi, lahat sila gustong maging politiko? Di ba nakapag-aral sila sa tanyag na eskwelahan, na pwede silang what? Magkaroon ng trabaho sa mga malaking kumpanya. Pero bakit gusto nila sa gobyerno? Kasi masarap mamuhay sa pagnanakaw. Ngayon, kahit mag-away-away sila dyan, okay? Wala silang pakialam sa inyo. Kasi makakapal ang mukha ng mga ito. Not only the Marcos family, lahat ng mga paulit-ulit na lang na pangalan, Binay, Estrada, lahat yan, masarap kasing magnakaw sa kaba ng bayan, masarap para sa kanilang patabain ang kanilang mga tiyan, ang mga boteteng tiyan sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kaya mo si Lisa Tanas, recently may pinost ako din sa Facebook ng reel, nandun sa isang graduation, Christian University ba yun? Tapos yung nagpo-comment kay Lisa Tanas, ay mga trolls. Ayan, dyan na pupunta ang pera ng bayan. Tapos tinapyas yung tinai niya, yung butete niya na, oh, papuri, ganda ni Lisa Tanas. Ito po ang gobyernong ito ay mafia na. You have to speak out. Pasa saan ba? Ngayon, bukas, makalawa, ay tapusin nyo na yan. Alam mo, kung ako tatanungin nyo, dapat walang eleksyon. Dapat ang pinagkakabalan nyo mga Pilipino, paano nyo tapusin yung mga puwaka ng GMS na yan na you know, pinapahirapan kayo. Hindi ko alam sa inyo eh. Pumapayag kayong ginagago kayo mga ito. O, para sa bayan. Para sa Pilipino. O. Ano ang sabi mo, Amy? Gusto mo magkasundo lahat, gawin ang nararapat na kailangan ng ating taong bayan. Kasi ito, interview to sa kanya eh. O, sabi nila matapang ako, sabi nila mataray ako, dadadadada. Tanggap ko naman pero hindi pwede ako palaaway. Gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat kailangan nating taong bayan. O yun naman pala eh. Gusto mo magsalita ka ngayon o bukas na ang kapatid mo ay isang Adictus Benedictus hangul-hangul sa polboron. Huwag kang magsinungaling. Alam na alam mo. Bago ko ilabas ang video, sampo ng kasama mo dyan sa opisina mo. Huwag na tayong maglokohan, Amy. Pinapanawagan ko sa lahat ng nakakarinig ng boses ko, huwag nyo nang iboto ang kahit sinong Marcos. Araneta Romualdez, itong mga hinayupak na to, ginagago lang kayo pa ulit-ulit. Alam na alam ni Amy Marcos na authentic ang video ng kapatid niya na sumising hot. Sabi niya, gusto niya magkasundo, gawin ang narapat kailangan sa taong bayan. You speak up. Sabihin mo na ang kapatid mo ay adik. Sabihin mo ang kapatid mo ay bangag at hindi siya nagpapatakbo sa kaba ng sa bayan. At ang sister-in-law mong Bartek, pusher, kidnapper, smuggler. Tignan ninyo. Diba? Bakit kayo walang sagot? Yung presidential communications, yung opisina ni Bangag, di ba, mabilis pa sila sa alas 4. Nung nilabas ko yung video na nagsumisingot si Bangag, wala pang ilang oras lang, o maybe less than an hour, nagsalita na kaagad, kinounter na yung tega ni Kuting. Pero bakit ayaw niyong i-counter? Bakit hindi niyo ako filean ng case na sinasabi ko si Lisa Tanas ay kidnapper, nangidnap sa Turkey? Wala ni isang nagsalita sa inyo. Ikaw, Amy, yung kapatid mo, yang si Lisa ay nangidnap ng dalawang bata. Then yung takbo-takbo ka to ensure the what, the
the safety, security of the Filipino people, yung tapakanan nila, tsutang jenemes, tapakanan ng dalawang bata nandyan, kinidnap ni Lisa, wala kang alam. Kayo, mga politiko, senador, kongreso, lahat kayo, whether supporter ni Pangulong Duterte o kung sino mang isihoda, lahat kayo, mga hinayup pa kayo, wala kayong ginawa sa Pilipino, ngayon takbo-takbo kayo. Para what? Para magnakaw? Yun ang magagawin niya eh. Kasi ang pinaka-issue sa Pilipinas ngayon ay yung crime, kahirapan. Eh tahimik to mga to eh. May kinidnap na dalawang bata. Wala, ni isa sa kanila. Walang nagsasalita. Inappoint si Michael Ma na isang smuggler na pinangalanan sa Congress. Pinapigil ni Bangag. Walang nagsalita. Nakipagsabwatan ang mga hinayupa. Well, andyan si Attorney Vic Rodriguez dahil nakalagay sa book niya dito. Tandaan nyo, ang iboboto nyo, yung mga tatakbo na kayang banggain ang mga kaibigan nila o dati nilang kaibigang Bangag. At eto siya, itong taong ito, itong mamang ito, ang isa sa matapang na sinabi at inilathala sa librong ito na si Michael Ma, yung mga nasangkot sa smuggling, nandito lahat. Yun ang iboto ninyo. Lahat na nanindigan at tumayo dito sa mga bangag na ito. Ang sabi mo pa, Amy? No, kailangan kong kausapin ng mga kapwa kong nasyonalista. Ano sinabi niya dito? Tignan natin yung mga eklabush. Ayun, kasi parang may nagtatanong yung tungkol sa bangayan, sabi ni Amy dito, naku, wala namang alitan at di naman, hindi kami, wala na silang alitan ng kapatid niya, hindi sila nag-aaway. Sa totoo lang, mahal na mahal namin si Bongbong ever since. Sabi niya kasi siya yung ading namin. Ayun naman pala eh. Kita niyo mga kababayan. Hindi magsasalta si Amy Marcos. Dahil, sabi nga, blood is thicker than water. Kahit alam niya na ang kapatid niya ay isang bangag. Wala siyang pakialam sa Pilipino. Basta po, protektahan niya ang kapatid niya. Doon sa ano na yon, sa kanyang presko na yon, parang sinasabi niya na kinakabahan nga daw yung kanyang kapatid. Kinakabahan kasi, hihilain kayo ng taong bayan. Hindi niya matatapos, hindi matatapos ni bangag. Ang kanyang termino, tandaan nyo yan, is either magurgur siya, malumos siya, o malunod siya sa pulburon, dahil hindi siya tumitigil sa kakasuyot ng pulburon. God knows. At Diyos ang magkakapagpatigil sa kababuyan ninyo sa taong bayan. Kaya sa kabila ng digital age ngayon, ano ginagawa ninyo? Gumagawa kayo ng mga fake page. Itong si Lisa Vance, itong gobyernong ito, gumawa kayo ng AI para tirahin ako. Akala niyo mapapabagsak niyo ako? Mapapabagsak niyo lang ako pa? Gumamit kayo ng panggugurgur dahil yan ang gusto ninyo. Diba? Nagpadala kayo ng mga taga-gurgur dito sa Amerika. Kasi nandyan yan, nakareklamo yan. Nasa FBI yan. Okay? Yan ang gusto ninyo. Papayinin nyo ang mga kritiko. Sanay kayong manggurgur. May nayo pa kayo. Mahal na mahal daw niya si Bangag dahil bunso daw niya. Pinakamabait daw sa lahat. Pinakamabait. Paano naging mabait yung kapatid mong Bangag? Under desire ang kapatid mo. Sinasapak ni Lisa Tanas. Alam mo yan. Alam mo na ang kapatid mo ay pulboronic. Kaya hindi kayo karapat-dapat sampu ng pamilya nyo, kaapu-apuhan nyo na bumalik pa sa pwesto. Dapat kayo'y burahin sa mapa ng politika ng Pilipinas. Lahat kayo, Romualdez, Araneta, lahat, Estrada, lahat ng mga leche, dapat binubuwag kayo eh. Kaya nga ewan ko sa inyo mga Pilipino, mga kapwa ko Pilipino dyan sa Pilipinas. Imbis na pinagkakabalan yung mga kadyotahan nila na ano na yan, ile-election na yan, dapat nasa kalsada na kayo. My God! Kaya ang Pilipinas magiging pinakamahirap pa rin na bansa. Isa sa pinakamahirap na bansa na patuloy kayong naglilimahid sa gutom dahil ang namamayagpag ang mga oligarko, ang mga negosyanteng nakikipagsabatan, you know, binibenta ang mga propriedad ng Pilip ng gobyerno at pinagkakwartahan. Tapos kayo, forever kayong mga alipin ng gobyerno, alipin kayo ng mga hayop na to na walang ginawa kundi hubasin ang pera ng bayan. Dahil kung matin mo yan,
nakailang eleksyon na? O nakailan na, nakailang yung Marcos, we're talking about now. Diba? Dalawang taon na yung hayop na yan. Ibig na mag-build, build, build. Diba? Sell, sell, sell. Ang ginagawa, party, party, party. Singot, singot, singot. Snort, snort, snort. Hindi daw sila mag-aaway kahit kailan ng ading niya. Kahit alam mong tamad ang kapatid mo, walang alam dahil sunog na sa pulburon ang utak ng buwaka ng inang kawatan na kapatid mo, magnanakaw sa kaba ng bayan, sangkot sa smuggling drug lahat. Asa na yung hinuli niya sa alipagtag na inoach niya yung pulis doon? Talala niyo yun? Nasa na yun? Oh, tumayo ka, Amy Marcos, ilabas mo yung mga pinagtatakpan ng kapatid mo, mga magsalita ka, yung mga pinapalaya nila, napawala ng sala, yung mga manufacturer ng pulburon. Ang nang buhay sa Pilipinas, hindi na kayo naawa sa mga Pilipino. Samantalang kayo, pag nagpa-party, ang kapal, lumalamon kayo sa bawat nilalamon ninyo, ilang milyong Pilipino ang naghihirap. Ano masabi niya? Dami kasing kadyutaan eh. May tinanong siya na tungkol kay Inday Sara, kung parang ito, sabi dito. May nag-uusap daw ba sila ni Inday Sara? Naku, sabi ni Amy, nasa bundok yun, ganun. Hindi makontak, parang ganun. Pwede ba? Lock ang phone? Kahit nasa bundok si Inday Sara, huwag mo ako paandara ng mga kaletsya na ganyan. Naku, hindi mahigilap yun, nasa bundok. Hello? May telepono yun? Huwag mo na ako etsusin. Huwag yun ang etsusin. Huwag mo na etsusin ang taong bayan. Manindigan ka. Kung magmanindigan ka, sabihin mo sa taong bayan, Amy Marcos, na ang kapatid mo, since birth, okay, na Addictus Benedictus, at kawatan, at lahat ng kanyang smuggling, kidnapping issue, ay itayo mo at magsabi ka sa taong bayan, baka iboto ka para, pero hindi mo nang gagawin yan kasi pare-pareho kayong mga salot sa lipunan. Tigil lang yung kadyotaan nyo, hindi nyo maluloko. Araw-arawin talaga kita. Ay, araw-arawin kita. Hanggang sa marami ng mga tao, you're not gonna win. Do you think yung 32 million? Ikaw, Day. Mamati ka, Day. Kadungog ka, Day. Day, Sara. Huwag ka na magpabudol muli. Don't use your power, your voice, para sa mga walang kwentang ito. Tinaksilan ka na, hindi ka nga maipagtanggol ni Amy. Diba? Kasi ang pagtatanggol niya supposedly sa'yo, na manindigan siya na ang kapatid niya ay adik, ang kanyang pinsan na si Tambalusus ay kasabot ni Lisa Tanas nagpapakalat ng kasinungalingan, nagbabayad ng mga young goons, nagbibigay ng malalaking budget sa mga wakang lang inang yung mga buhaya na lumalamon hanggat lahat ng butil na nilalamon ninyo ay galing sa pera ng Pilipino. Ang kapal ng mukha ninyo. Lahat kayong young goons, lahat kayo ng mga kongresista, senador, lahat kayo mga inayupa kayo, hindi na kayo nahiya magpa-designer kayo, mga leche kayo, galing sa nakaw. Sana masunog na kayo lahat sa impyerno. Visit kayo. Salot kayo sa lipunan. Ano pa sinasabi nito ni Amy? Ang problema kasi sa iyo, Amy, puro kaletsyan yung sinasabi mo. Ba, kunwari, mag-independent. Tapak pa nag-independent ka, alam mo, kung matalino ang mga mamamayan, alam mo, something wrong with your brother na bangag. Kasi kung malinis, matino ang kapatid mo, maganda ang imahe, bakit ka mag-independent? You have to be proud. Kasi kapatid mo yon. Pero bakit ka nag-i-chapwera? Kasi nga, namamangka ka sa ilog ng mga mafia at ilog ng mga Duterte. Yan ang totoo. Kasi kung matino, common sense mga kababayan, kung matino yung kapatid ko, presidente, I have to be proud of it. Dito sa kapatid ko, kasi maganda ang kanyang mga plataforma. Ganito, nagpatayo ng ganito-ganon. Gumanda ang mga buhay ng mga taong bayan. Pero bakit ka nag-segue? Kunwari lang naman yan, drama-drama lang yan. Kasi alam mo na isinusuka ng Pilipino ang kapatid mo. Kita mo si Lisa Tanas, kailangan mo pa magbayad ng mga trolls. Pag
mag-create ng iba't ibang pangalan ng account, tapos ko lang dyan, tapos pare-parehong mukha. Kasi ay, wala nang gustong mag-like kung meron man mangilan-ngilan. Wala nang gustong magpuri dahil alam nila si Lisa Tanas ay kidnapper. Oh, tama mo. Ang telling nyo, pero mag-challenge ko sila. Diba, mahilig sila mag... Ginaharas ako ng mga yan eh. Di ba, takot ako kasukaso. O bakit hindi ako kasuhan? Sinasabi ko, si Lisa Araneta Marcos ay sangkot sa kidnapping sa Turkey at pinabayaan ni Bangag Marcos Jr. na maging successful ang pang-idnap nila sa Turkey at ang smuggling lahat na. At ang pulboronic na yan. O, sabi nyo, deepfake pinakalat ni Marlica, file a case! So I can show the raw video here in America. Buisit kayo. Puro kadyotahan, panluloko sa Pilipino. Kayo naman dyan, yung iba dyan, di ba, mga pinipeta nyo, ang mga kipay nyo, ang inyong mga kaluluwa dyan sa mga kawatan na, kawatan na mga politikong yan. Ano kasi sabi ni Ivy? Kasi sinasabi mo kasi, yung sabi ng tatang ko, isang bansa, isang diwa, isang bansa, isang mafia. Yan ang totoo. Yung sabi mo dito, tignan ko lang mga kadyotahan. Kaibigan mo si Inday? Really? Di mo siya kaibigan? Di mo siya tinuring na kaibigan? Kasi kung talagang kaibigan mo si Inday Sara, binubugbog siya. Well, di naman siya nagpabugbog, di ba? Binuljak na lahat ng mga ano sa kanya, yung mga naggumagawa ng kasinungalingan. Di ba? Kung talagang ikaw ay tapat na kaibigan, doon mo masusukat. Eh. Di ba? Okay lang sana kung lumayo ka sa kaibigan mo kasi nag-appoint, okay, ng smuggler. Kung sana si Inday Sara ay gumawa katulad ni Bangag, kung sana si Inday Sara ay nangidnap katulad ni Lisa, maiintindihan mo kung bakit hindi mo ipagtanggol yung si Inday. Pero ano binabato sa kanya? May bato ba pag nanakaw? Yung 125 million na confidential fund na pinaliwanag na ng COA na mayroong documentary evidence. What else ang ititira kay Sara Duterte? Pero ito ay ni ang kapatid mo. Sangkot sa kidnapping. Smuggling. Tapos nasabihin mo, para sa Pilipino. Diba? Para sa Pilipino, kadyotahan, puro ganyan, ang prinsipyo namin, para sa Pilipino, let's uphold the fucking constitution, ganyan-ganyan. Uphold the constitution. Constitutional ba ang pangingidnap? Constitutional ba ang pagpapanalo sa long veton? Constitutional ba ang pag-a-appoint ng smuggler ng kapatid mo? Constitutional ba ang ghost project ng flood control ek-ek? Constitutional ba yan? Anong uphold? Ang kayo nyo lang gawin, mangharas, manggipit, ginagamit nyo ang kapangyarihan ng gobyerno. Lumaban kayo sa akin ng one-on-one. Jumpahin ko kayong lahat. Visit kayo. Lalo yung mga matatandang makakaliwa dyan sa quad committee na yun, quad committee. Yan. Tapos, yung mga migaon, mga alpot patutot, mga hinayupak na yan. Ay God, alam mo, sukang-suka ako sa mga hayop na to. Alam mo, araw-araw nakikita mo yung naka-Rolex, naka-designer. Ang sarap talaga ipalunok sa inyo lahat. Lahat ng mga sinusuot nyo, ninanakaw sa kaban ng bayan. Sana bago kayo, you know, sana hindi kayo magising. Hinayupak kayo. Lagi niyo sinasabi, para kayo sa Pilipino, interest ng Pilipino. Kung para kayo sa Pilipino, matagal nang mayaman ang Pilipinas dahil marami tayong resources, pero ginagamit niyo lang para sa Pilipino. Kami ay mga public servant. Anong public servant pinagsasabi ninyo? Servant kayo ng mafia. Kasabwat kayo. Ano nangyari kay Kumar? Ano nangyari sa Pidea Leaks? Ano nangyari dyan? Na sinasabi noon sa video na si Lisa Tanas at si Kumar ay magkasabwat para bayaran si J.M. Morales na what? Huwag nang mag-testify na si Bangag ay Bangag. May ginawa ka ba, Amy? Bago ka iboto ng taong bayan, manindigan ka. Dahil you're not for the people, di ba? Nakalaga ni bawat isang Pilipino, mahalaga ang buhay nila. E ano ginagawa mo? Sabi ni Corchillo, mukha ni Amy, kamukha na ni Michael Jackson. Minda Diaz, mekos-mekos. Asan si Comarto, mahimik na. Sabi ni Gabs, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, hindi ka na maghihintay sa 2025 para ayusin ang bansa. Exactly! Diba? Kaya sabi ko,
kung ako tatanungin nyo, yung kadyutahan na eleksyon na yan, tayo mo, abalang-abalay mga inayupak sa eleksyon. Bakit abalang-abalay yung mga yan? Mapa-PDP, mapabangag, BS. Manindigan kayo. Nagsalita ba yung mga PDP na yan? Sige nga, nagsalita ba kayo sa pangingidnap ni Lisa? Kaya yung mga hindi nagsasalita sa lahat ng kababuyan ng gobyernong ito, whether under kay Duterte o under kung kanino man, huwag niyong iboto. Playing safe lahat yung mga yan. Itong taong ito, itong taong ito, alright? Nilagay niya sa libro. Yeah, you have to get it. Nilagay niya sa libro ang lahat ng kahayupan ni Marcos. Ito ang tunay na matapang. Dahil tignan mo, kinasuhan ba siya? Common sense, mga kababayan. Itong taong ito, si Attorney Vic Rodriguez, na dating executive secretary na binaboy ng bangag ng mga ungrateful, inilagay niya lahat ng kababuyan ni Marcos noong before the during the campaign at nung siya ay nag-serve as executive secretary for a short period of time. Kinasuhan ba siya? Wala. Kasi totoo ang sinasabi niya. Kinasuhan ba ako nila nung nilabas ko ang audio-video? Wala rin. Kasi takot silang ma-hearing, malaman ng buong mundo na ang hawak kong raw video ay authenticated at si bangag yun. Kinasuhan ba nila ako nung sinabi ko na si Lisa ay kidnapper? Takot lang ng kipay na yan. Bring it on! At nang mailagay natin sa witness stand, si distressed mother at ang mga batang kinidnap mo, Lisa, islagay natin si Teddy Boy Loxin Jr., na dating DFA secretary na nakipagsabwatan, pati asawa niya, Hi Louie! Nalala niya si Hi Louie. Kaya, yung bunga nga ko, yung mura natin sa mga ayop na to, kulang pa. Yung nga-nga-bells ko at nga-nga-bells ko, kulang pa sa kabayaran ng pagpapasakit, pagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino. So, ibig sabihin ba, dahil 100 million ang Filipinos, so we just ignore yung dalawang minor na kinidnap ni Lisa? Ignore na lang natin kasi dalawa lang naman yan. Hayaan mo na yan. Hindi naman malaking impact yan kasi 100 million tayo. Hayaan mo na yung dalawang bata. Alam niya ba kung ano sitwasyon ng mga batang yan? Nagsa-psychological therapy hanggang ngayon dahil hindi nila makapiling ang kanilang ina dahil ang putang inang Lisa Marcos at bangag ay promotor ng kidnapping sa Pilipinas. Ang mga kapatid niya nagte-therapy din dahil naghiwalay yung mga bata eh. Inagaw, kinidnap eh. O ngayon, senador, yung mga aspiring, mga hayop kayo dyan. Lahat kayo. You are for the people. Uphold the Constitution. Ito, gawin nyo! Manindigan kayo, panagutin nyo si Lisa Tanas, takot kayo, mahayop kayo, kasi pera lang ng taong bayan ang gusto ninyo. Power, money, you don't care about the safety ng mga bata, ng mga Pilipino. Wala kayong pakialam. Kaya kung makaabot lang ang kinumo ko sa mga putay ninyo, ma-shoot gid ni at gulitukon ko gid. Malinti ka mo. Visit. Ay, nako. Nakagigil to. Huwag niyo ibuboto yan. Si I mean, never again. Zero lahat. Isiro niyo lahat ng kandidato ni Bangag. Kasi ibig sabihin, tinotolerate nila ang mafia na gobyerno. Sabi ni John Phil, Marlica, for senator. No, hindi ako pang senador palangga. Lagay niyo ako sa Department of Gurgur. Gugurgurin ko lahat ng mga yan. Gamitan natin ang Silya Electric kaya mga yan. Illegalize natin ang gurgur para matapos na yung mga yan. Virgo, Virgo, nalamangan pa nila ang demonyo. Yun nga. Sabi ni Kate Wason, calm down. Calm down. Ito na yung calm down ko palang. Ito na yung calm down ko. Ka-calm down ka ba sa tanginan yan? Kanya-kanya pa si Katan? Papile ng mga ano? Magpapile ng candidacy? Tapos wala? Ang tunay na para sa Pilipino, mananinindigan, kidnapping po ang kinasasangkutan ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Nangidnap po sila ng bata. Smuggling. Sabi ni Egg Medyo, ano yung putay? Giti. Giti ni Lisa. Giti nga gangure-ngure. Ay, ambot.
Si Envy. Sean? Okay. Vega Warp, how are you? Walang mananalo na bangag. Administration. Yeah, huwag niyo ako lagay sa Senate. Lagay niyo ako sa Department of Gurgur, tapusin natin lahat ng mga yan. But you know what? Seriously speaking, you have to get out. Recently, nag-interview si Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, na matatapos din daw lahat ng mga paghihirap ng Pilipino. Ano sabi niya? I think may sinabi siya dito. Nagtituwala sa mga Marcos na hindi ka marunong mag-Ilocano yung mga yan, yung mga anak ni Aime, yung mga anak ni Kuting. O kayo, mga Ilocano. Hindi ka nakapasaltayan kasi mga very British daw. Hindi nga nila mahal ang sariling bayan. Hindi ka nakapagsalta ng diretsong Tagalog o Ilocano. Diba? Kasi they're like Konya, you know, very British. Very Breton. Hindi doon tayo. Mukha naman kayong ulalo kapag nasa Europa kayo. Ito pang isa, lumabas itong si Migaon. Ang sabi ni Migaon, Manila Bulletin. Sabi ni Migaon, several House members have apparently been targeted by resurgent troll farms and fake news peddling. Internet influencer and coordinated effort to discredit it. Itong si Migaon na ito. Ano sinasabi mo, troll farm? Si Lisa Tanas ang nagbabayad ng troll farm. Ayan, kitang-kita nyo naman, lahat na nag-ano sa kanya, nag-comment, ay mga trolls.